natin mapabulaklak yung mangga natin. So may paraan para mapabulaklak yung mangga natin na ganito kadami. Ang pinakadaling paraan ay mag-spray tayo ng tinatawag na inducer. May mga inducer na mura. Mura lang. Yung 1,600 per sack, yung 50 kilos, yung calcium nitrate at saka yung potassium nitrate. So sa isang drum na 200 liters na tubig, kailangan natin maglagay ng 6 kilos. 6 kilos ang ilalagay natin sa 200 drum. So yun ang pang-spray natin. Yung isang drum, kaya na yung mag-spray ng ganito kalaking puno. Ganito kalaki yung isang drum. So tipid siya at saka effective. So yung ginamit nito ay combination ng calcium nitrate at saka yung highly soluble foliar fertilizer na inducer. So sa description sa baba ilalagay ko yung link noong mga inducer na ginagamit para maganda yung pagkabulaklak natin mangga. Mapuwersa natin siyang mamulaklak tulad nito. So kung hindi ka pa, hindi mo alam kung paano mapabunga yung mangga, kung papabulaklak, so bila ka lang doon sa mga agricultural supply ng mga flower inducer, yung calcium nitrate at potassium nitrate. Pili ka lang doon sa dalawa. Isa lang ang gagamitin mo doon. So 6 kilos yung timpla per drum. So kung wala kang drum, yung ginagamit mo ay mga baldi lang, baldi. So pwede na yung sa isang baldi, kasi yung isang drum mga 50 na baldi yun. Yung baldi na ginagamit sa bahay natin, yung pang-igib. So pwede ka na maglagay doon ng mga yung lata ng sardinas, siguro mga tatlo. Pwede gawin mo rin lima. O tatlo, pwede na siya. Pero yung ano, yung highly soluble high in potassium na inducer, pwede din yung mas maganda yung yun ang gagamitin nyo. Kasi pag yun ang ginamit nyo, mas maganda yung bulaklak ng mangga. Pero mas mahal siya. So dito tayo sa ilalim ng mangga. Nanayin yung body ko. Spray sa loob. Yung pag-spray naman, kailangan pag nag-induce tayo, spray tayo sa labas at sa loob. Tatamaan natin itong likod ng dahon. Itong likod ng dahon, tatamaan natin. Bakit? Kasi sa biology, yung science natin, dito yung dumadaan yung pagkain ng mangga. Minsan yung mga nagmamangga, yung baguhan, hindi pa alam ang ganitong sistema sa kalikasan natin. Tatamaan lang nila dito sa may babaw, yung nakaharap doon sa araw. Ito yung harap niya, ito yung kumakain ng niriyag. Pero ang pagkain talaga dito sa likod, dito talaga mas marami natin patamaan. So kita nyo, kahit na sa loob siya, nasa loob na to. Yan, yan. Sa loob ito ng puno, dito natamaan ang araw, pero mulaklak pa rin siya kasi tinatamaan natin dito sa likod. So isa yung tips na tatandaan natin sa pagbabulaklak ng mangga. So labas at loob yung pag-spray natin pag nagpabulaklak tayo. Tatamaan natin yung harap ng dahon at saka yung likod ng dahon. So kita nyo, halos more than 95% ito na bawat talbos na mulaklak talaga. So mayroong mga halong flashing, tinatawag natin flashing, pero karamihan talaga, more than 95% bulaklak talaga. So maganda talaga yung labas niya pag ganun yung paraan natin ng pagbulaklak.
yun lang mga sama, pwede kayo mag-subscribe para ma-update tayo sa bago natin mga video. Mag-like na rin kayo at mag-comment sa baba kung mayroon kayong mga katanungan.